Ito pong message na to today, again, wala namang bago under the sun. Alam ko na as you read your Bible, yung daily devotion mo, marahil nga po yung iba sa inyo, ito po ay kanyang life verse. So, again, gusto ko pong ibalik sa inyo itong passage na to sa Bible to develop, okay? To develop yung confidence natin sa Panginoon. Kasi minsan, pag meron tayong mga pinagdadaanan, parang nalulost yung confidence natin kay Lord. Diba? Yung trust natin sa Panginoon, marahil siguro nalulost din. So again, ang purpose po ng message na to sa atin today is to develop the confidence. So ang message po natin today is called Surely. Ayan. Surely, goodness and mercy of God follows you all the days of your life. Meron pong isang story. If you are familiar with this preacher, isang classic preacher, si Dwight L. Moody, in his time, meron daw pong isang babae na nag-approach sa kanya na kailangan ng counseling. Kasi sabi po nitong babae, meron daw dalawang lalaki na sunod ng sunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Now, na-detect ni Mr. Dwight na itong babae pala to ay suffering from mental delusion. Yung meron siyang nakikita na laging sumusunod-sunod sa kanya. Pero alam naman, alam nitong preacher na to na nagdi-delusion lang itong babae na to at wala naman talagang sumusunod sa kanya. So, to comfort itong babae na to, sabi nitong preacher dito sa woman, alam mo ba na yung sumusunod sa iyo lagi, yan ay yung mga kaibigan ni David. Okay. Yan yung mga kaibigan ni David. Tapos binuksan niya yung Bible niya, inopen niya sa Psalms chapter 23 verse 6. And showed her, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. So, na-relieve ngayon itong babae na to. Sabi niya, wow, it's wonderful. Yun pala yung pangalan ng dalawang lalaki na sunod ng sunod sa akin. So, in short, ito pong babae na to, umalis siya at siya po ay meron ng peace of mind at siya po ay comforted and alam niya ngayon na yung sumusunod-sunod sa kanya ay goodness and mercy ni Lord. So, bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, ikaw at ako, kailangan po talaga tayong mag-trust sa goodness ng Panginoon. Alam mo, ito, lagi nating sinashout dito sa church, God is good. Pero gaano ba kalalim yung pagkakaunawa natin that God is good? Talaga bang by heart, hindi lamang by brain na alam natin is God is good? God is good ba, church? All the time? Amen. So, kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, as believers, dapat tayo po ay nagtatrust sa goodness and mercy ng ating Panginoon. Na itong goodness and mercy ng Lord na to, nagpa-follow ito sa atin, sa ating mga hakbang, in our every step. Ibig sabihin, ikaw na anak ng Diyos, meron kang pabor sa Panginoon. Meron kang goodness and mercy. We need to be similarly confident and comforted, believing that every day of our lives, itong tinatawag na double blessing, ayan, itong double blessing, the goodness and the mercy of God, ito po ay with us every step of our life's journey. Gusto kong maunawaan mo na anuman yung kalagayan mo, even in your darkest time, darkest moment, gusto kong maunawaan mo na you're never alone. Na yung goodness, yung mercy ng Panginoon, nandyan nakaalalay sa'yo. Amen? Kaya nga, minsan pakiramdam mo, down na down ka na, pero nandyan pa rin ang Panginoon. Alam na alam niya kung paano ka pasasayahin. Amen ba yon?
So, marami tayo, ang bawat isa sa atin, marami tayo mga ganyan mga testimonies. And then, syempre, as we go further dito sa message na to, mas lalo nyo maintindihan what is really goodness and mercy of the Lord that follows me every day of my life. So, we have learned, church, some of the great stories of the Old Testament. Stories ng mga people na na-encounter nila ang Panginoon. Tayo dito sa church, di ba? We conduct Encounter God Retreat. So marami talaga mga stories ng mga na-encounter ang Lord. Even po yung mga, even if you read your Bible, stories of how God work in someone's life. Okay? Kaya, today, church, ito pong message na to, however, is not strictly a story, rather it is a song. Di ba? Ang psalm ay song. Okay? Okay, a life testimony, imagine mo pag ikaw ay tawag dito, ko-compose ng kanta, di ba, ano yan, is either influence ito ng experience mo, di ba, I think most likely influence ito ng mga experiences. I don't know kung kayo po ay marunong mag-compose ng song, pero ito talaga, itong songs, ito ay talagang karanasan ito. Okay, it's a song. Pero in that song, we find one of the most beautiful stories ever told. Okay, it's a story of God's love, God's care for His children. Kaya sabi ko nga sa'yo, dapat taas ang noo mo dahil alam mo, anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, well, sabi ko sa'yo, dapat ano, confident ka. So, itong Psalms 23, pag binasa nyo po ito, it portrays God as good shepherd. Okay? Who cares and looks after his flock. Dito po sa story na to, where David who had been placed himself in a role of a sheep. Kaya di ba pag binasa mo yung Psalms 23, si David dito, nilagay niya yung sarili niya bilang isang tupa. David is a sheep. He belongs to the Lord. Now, he is coming to the conclusion bilang isang tupa. Okay? He's coming to the conclusion of a day in the life of a happy sheep. Maligaya o masayang tupa? Tingnan mo ang kanyang katabi mo, masayang tupa ba yan? O malusog na tupa? Amen. Masayang tupa ba tayo? Amen. Again, read Psalms chapter 23 verse 6. Basahin po natin, tinan nyo ha. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alam ko po, maybe 100 times nabasa nyo na itong passage na to. Pero gusto ko na ito po ay mag-sink in, mag-rema to sa heart natin. Na ito talaga ay pinaninindigan natin, pinaniniwalaan talaga natin, ma-develop, ma-boost yung confidence natin with the Lord. Okay? So, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, pag binasa niyo po yung first part, itong verse 6 na to, this is a bold statement. Okay? Bold statement kasi, ang life natin, punong-puno talaga na ano, makulay ang buhay eh. Tama? Nandyan yung mga difficulties, di ba? Nandyan yung mga troubles that we face in this life. Para bang, sandali pastor, parang hindi naman goodness and mercy nagpapalo sa buhay ko. Di ba? Parang bakit ganito? Parang ang gulo-gulo. Well, after all, some days are filled with pain, di ba? Kaya nga sabi natin, totoo ba yan, pastor? Kaya nga gusto kong i-preach sa'yo ngayon to, na yung goodness ng Lord, yung mercy ng Lord follows you, anuman yung kalagayan mo. Amen? So, after all, some days are filled with pain, hurt, and grief. Other days are filled with disappointments and adversity. Pero si David, certain siya of this bold statement. Tingnan mo ha, sinimulan niya itong passage na to with the word surely. David is certain that goodness and mercy follows us all the days of our lives. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang hope ko talaga by the end of this sermon today is magkaroon tayo ng same certainty
of David, that surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Akala mo minsan napagbagsakan ka na ng langit at lupa, di ba? Akala mo punong-puno ka na ng problema mo na hindi mo kaya, and then suddenly, boom! Nandyan yung surely, yung goodness and mercy ng Lord. Amen? Akala mo hindi mo na kayang makabangon, pero nandyan, itatayo ka ng Panginoon. So the word goodness, mga kapatid, is talking about the blessing of God. The generosity of God. This word goodness is talking about the provision. Talking about the protection of God. This word goodness refers to the love. Ayan, to the care that God has for us. The word goodness is also closely connected to the next word, yung mercy. Okay, magkakonect sila. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. The word mercy actually in Hebrew is a great word. It is word called hesed. Okay? Itong word na hesed na to in Hebrew, no one English word can adequately translate yung kalaliman nitong word na to in Hebrews. Hesed has to do with God's mercy and forgiveness. Also has to do with words like grace, steadfast love, kindness, loyalty, and faithfulness. So think about, mga kapatid, each of these words that describes our Lord. God is merciful. God is forgiving to us. God shows grace to us. God shows us steadfast love. God's love for us runs deep. Makikita mo at mararamdaman mo talaga na ang pag-ibig talaga ng Panginoon sa atin, hindi talaga yan mauubos. God also shows us kindness. God is loyal to us. God is faithfulness. Kaya kung babalikan po natin itong Psalms 23 verse 6, makikita natin dito, manonotice nyo dito, dito there is a statement of confidence. Kaya sabi ko sa inyo kanina, gusto ko talaga ma-boost yung confidence nating lahat sa Panginoon. Kasi dito sa statement na to, sinabi ni David, surely. Imagine, he begins by saying surely. The word surely is a word of affirmation. A word of confirmation or declaration. It is an exclamation point. He is not saying maybe. Hindi niya sinabi na perhaps. Pero sabi ni David, surely. So dito po sa word na to, it involves yung kanyang karanasan. When we say surely, mga kapatid, ibig sabihin, meron kang experience of the past or experience with something. So kung titingnan mo yung buhay mo sa nakaraan, well, nasa sayo yun kung ang paano ba yung mga nakaraan mong buhay, yan ba ay positive or something negative. And we can look back with regret or with rejoicing. Marami ka ba mga pinagsisisihan sa nakaraan mo? Well, it depends on how we look our life. Pero sabi ni David, surely, alam niya na meron siyang karanasan sa Panginoon in the past. Na through thick and thin, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Through thick and thin, hindi siya iniwan ng Panginoon. And this gave him confidence to live out his life in the Lord. Surely. Meron siyang karanasan sa Panginoon. Now, tanungin ko kayo, church, ano ba ang surely mo? Meron ka bang surely kay Lord? Yung masasabi mo, no, yes, grabe, talagang ipinaranas talaga sa akin ng Panginoon talaga yung goodness and mercy niya. Diba? Ano yung surely mo? Ano yung mga experiences mo sa Panginoon? Answered prayers? Ano yung mga surely mo? Protection? Provision? Favor? I believe, church, through the years, though meron mga hardships, pero kailanman
hindi ka iniwan at pinabayaan ng Panginoon. Amen. And that's really true. You may harden your heart, you may deny it, pero ang buong katotohanan, hindi ka iniwan ng Diyos. Tama ba yon? Say amen, church. Totoo ba yon? Ang bawat isa po sa atin, meron tayong kwento ng surely. Tama? Meron tayong kwento ng surely na alam natin eh, meron tayong past look na kung ginawa ng Lord ito sa akin dati, kaya niya ulit gawin to ngayon at bukas. Amen ba yon? Minsan dumadating ka pa sa ganun na declaration na ginawa nga to ng Lord sa akin dati. Eh di kaya niya ulit gawin sa akin to today. Tama? So kaya nga ano eh, kaya kita mo pag binasa mo ang Bible, lagi tayong ina-admonish ng word na fear not. Kasi nga church, yung experiences mo na yan with the Lord, kaya niya ulit gawin yan. Kaya niya ulitin yan. Sabi ko nga po sa inyo, eto may mga difficult days, weeks, months, years. Pero alam talaga ng Lord kung paano kanya pasasayahin. You know that? Napakarami nating karanasan na ganoon, na on this side of difficulties, eto kumikilos ang Lord. Diba? Iko-comfort ka, tapos pasasayahin ka. Diba? Ipapakita niya sa'yo na, anak, goodness and mercy follows you all the days of your life. Kaya nga ang tanong natin lagi, diba? Ang dami nating magandang mga karanasan sa Panginoon all these years. Diba? Ang dami ng pinatunayan sa'yo ng Lord. Kaya nga sabi natin, ngayon ka pa ba magdududa? Sabi mo nga sa katabi mo, ngayon ka pa ba magdududa? Unless wala kang karanasan kay Lord. Amen? So, yung surely na yun is a past look. Alam niya eh, sandali, meron akong karanasan kay Lord eh. Diba? Kaya nga nung kalaban niya si Goliath, diba? Anong ginamit niya? Yung surely niya eh. Sabi niya kung yung mga lion at saka mga bear nga eh. Diba? Ibinigay ng Lord sa aking kamay, ito pa kayang higanting uncircumcised na to. So, also, involved in this surely is yung guarantee naman. Okay, yung guarantee naman, hindi lamang yung past look niya, hindi lang yung sa nakaraan niya, also, David is pointing toward the future. Diba? Hindi lamang yung surely niya yung past, pero meron din future. Kaya sabi dito sa last verse of Psalms 23, sabi dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So it's a powerful promise, church. Dito, nangako ang Panginoon that goodness and mercy will pursue him. Okay? Every single day of your life. So, again, pansinin niyo po dito, there is a statement of continuation. Hindi lamang yung past, pero merong continuation all of my days. All the days of my life. Okay? So, hindi church, yung confidence ng pagtitiwala natin sa Panginoon na kung ginawa niya sa iyo yun noong karaan, meron siyang continuation. Sabi kanina, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? All the days, not some days, not part of, or almost all, but all of my days. Pero, ano nga ba? There are variety of those days. Si David, pag binasa mo yung kanyang biography, he went through some difficult days. Ikaw din at ako. At kung titingnan natin, isipin natin ngayon yung ating future, hindi natin alam kung anong meron. Diba? It might be discouraging days. Maaring ito yung mga panahon na mapufrustrate ka. Or you'll receive disapproval. It might be distressing days. Nandyan yung mga panahon na ikaw ay hurting. In pain, suffering, it might be dangerous days. Hindi natin alam kung anong meron sa all of our days. But our
confidence is in God. At makikita po natin mismo yung confidence na yan by the whole Psalms 23. Okay, first, yung surely. Yung surely na sinasabi natin kanina is the confidence that God provides. Diba? Remember, Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag binasa mo yan sa Tagalog, ang ibig sabihin yan, wala na akong kailangan pa pag nasa akin ang Panginoon. Amen? That God provides. Narinig nyo naman yung message natin last week, di ba? Di ba? In Christ Jesus, He provides. So yung confidence church, nung surely, na ang Lord talaga magpo-provide ng pangangailangan natin. Hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Amen ba yon? Kasi minsan, alam nyo po, yung fear, yung doubts, na ano niya eh, na overrule niya yung trust natin sa Panginoon. Pero ganun din naman ang kailangan natin gawin. Magtiwala rin tayo at patuloy tayong mananampalataya kay Lord. Okay? So yung first, surely, surely that God provides. And then yung second, great surely, is when David said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dito po in verse 4, hindi lamang si Lord nagpo-provide na kailangan natin. Siya din ay nagpo-protect sa atin. Amen? Alam mo, ikaw meron kang past look eh. Meron kang surely. Sino dito yung nakaranas ng near-death experience? Now, meron din po ako mga ganyan. Di ba? Eh, nung binata ako, muntik na kami mahulog sa Magallanes eh. Meron marami. Pero alam ko, it's not because of me. It's because of God. Because of that surely goodness and mercy that follows us. Hindi lamang po yung surely, yung confirmation na ang Lord ay nagpo-provide. Church, lagay mo sa puso mo yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ipo-provide ng Lord ang pangangailangan mo. Hindi lang niya ipo-provide ang pangangailangan mo, poprotektahan ka din niya. Amen? Why? Ano yung sabi doon? For you are with me. See? Church, hindi natin alam, di wala tayong idea what makes a difference if God is with us. Pag ang Diyos ay suma sa atin, who can be against us? Amen. Ang sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. See, nakita mo yung confidence na, dali, poprotektahan ako ng Panginoon. Amen? Pero syempre naman, church, binigyan tayo ng Lord ng brain para gamitin. It's an insult sa Panginoon pag di natin ginamit yung brain natin. Kasi sabi ng Bible, do not test the Lord your God. Di naman po pwede, well, surely goodness and mercy, the Lord will protect me. Eh, tatawid ako dyan sa S-Lex na nakapikit. Ay, sure bullion. Di ba? Don't test the Lord your God. Pero may promise ang Lord sa'yo, di ba? Just do your thing and God will do the rest. Amen? So if God is for us, who can be against us? Makikita natin, mga kapatid, pag binasa mo ang Bible from old to new, yung mga nag-prosper, dahil ina-acknowledge nila yung presence ng Panginoon sa buhay nila. Amen? So hindi lamang surely God will provide. Hindi lamang surely God will protect. The third surely dito sa Psalms 23 is the promise. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Well, of course, itong dwelling place na to is temporary. Diba? Pero after this life, sabi ko nga, meron pang naghihintay sa atin doon sa kingdom ng Panginoon. Amen? Wala ka mang mansyon dito, pero sa langit may mansyon ka. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba na baka ginagawa na yung mansyon mo? Amen? Siguro pag time na kunin ka na ng Lord, tapos na yung mansyon mo.
Amen? Pero kasi sabi dito, and I will dwell in the house of the Lord forever. So may nakikita tayo ditong surely na permanent contentment. Yung word na forever. Kaya kay Lord my forever. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kay Lord my forever. Amen? Praise God. We are not going for a few days, for a few weeks or months, not even few years, but forever. Makakasama natin ang Panginoon. Hindi lang po dito sa life na to, but forever. So the truth is, we all have final destination, and that destination is eternity. Amen? So, meron nga daw pong isang preacher. Siya, lagi siyang nagta-travel. Okay? He flies a lot. And then, every time mag-check-in siya ng baggage, I don't know if you experience this, di ba, every time mag-check-in ka ng baggage, siingin yung passport mo, titingnan kung saan ka pupunta, okay? Pag tinanong ka, what is your final destination, di ba, whether you're going to US or wherever, di ba, yung sabi mo, where is your destination? Pero itong preacher na to, every time tinatanong siya, where is your final destination, ang sinasabi niya is, sa heaven. Which is true. Yeah, final destination natin yon. So church, nakita natin yung surely. David is really confident na ito yung si Lord eh. Okay? Na tayo pinanghihinaan man tayo ng loob, di ba? Sumasabak man tayo sa mga pagsubok ng buhay, pero wag natin kakalimutan na yung goodness and mercy ng Lord follows us all the days. Kahit ano pang days yan, difficult days, happy days, ang Lord talaga nandyan, hindi tayo iiwanan. So, natutunan po natin in Psalms 23 that there exists a close and inseparable relationship between the Good Shepherd, ang ating Panginoon, and the sheep, tayong mga anak ng Diyos. Talagang meron talagang unbreakable bond that unites us. Amen? Yun po yung nag-unite sa atin, church. So, tanungin ko po kayo ulit. Ano po ang inyong surely? Meron ba? Sige nga. Bigyan ko kayo ng moment. Ano ba ang inyong mga surely? Meron ba? Meron ba mga... Gusto ko kasi mag-sink in sa heart natin, church, na mabuti ang Panginoon. Saan mo man tingnan, God is good. Kahit na nga tayo ay mga may pinagdadaan na mga pagsubok, well, doon po sa sinabi natin kanina, in verse 6, dito reinforces the truth, okay, that makes abundant, clear, na David begins his verse with, surely, goodness and mercy of the Lord follows all the days of our lives. Meron pong isang kwento. Kilala ninyo si Darlene Sheck ng Hillsong. Pag binasa mo rin yung kanyang biography, alam mo palang si Darlene Sheck pala at the age of 15, okay, na-separate na sa kanyang mga magulang. Okay? And at the age of 15, nag-start na siya mag-serve kay Lord. And no wonder, kaya yung kanyang shout to the Lord na kanta ay naging very famous, di ba, sa mga youth, sa mga churches, pati yung kanta niya na Comfort. Okay? Pero kung makikita mo pala, itong si Darlene Sheck, at the age of 15, nagsisimula na siya mag-serve sa Lord. Okay? And every time na siya po ay magko-compose ng kanta, ang ginagawa niya, nagpa-fast siya, nagpe-pray siya, tapos nandun yung Bible sa kanya, sa harap niya,
talaga nagme-meditate siya. And then ito yung sinabi niya, this is the secret of my success. Na yung success ko is not about my bright ideas. Ang success ko is because God is with me. Church. So napaka-importante na yung presensya talaga ng Panginoon ay suma sa atin. That makes a huge difference. Hindi kasi po pwede, church, na gusto natin ng gain pero walang pain. Gusto natin ng fame pero wala namang pain. Talagang meron talaga tayong gagawin katulad ni Darlene Sheck. Sabi niya talagang kung yung sa ating nang sa Tagalog nga ito yung sinasabi natin, nagsunog talaga ng kilay ito. Okay, talagang nagbabad talaga siya sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, this is the key of my success. The key of my success is in His presence. Kaya pag narinig mo most of His songs, di ba? Mostly talagang ine-emphasize niya talaga yung presensya ng Panginoon talaga sa buhay niya. Kaya ganun din po sa atin mga kapatid. Aalalahanin natin na all the days of our life, goodness and mercy follows us. Meron kang favor ng Lord. Gusto ko maintindihan mo kapatid. Lahat po ng nakikinig ngayong umaga, gusto kong maintindihan mo, anak ka ng Diyos. Amen. Kasi minsan nawawala yung confidence na yun dahil nga sa mga problema ang pinagdadaanan natin eh. Pero kung confident ka, hindi, anak ako ng Diyos eh. Diba? Anak ako ng Diyos. So, alam ko na itong ang problema na to. Diba? Itong problema na to, yung pinagdadaanan mo ngayon, dinaanan mo na dati yan eh. Tama. Dinaanan mo na yan last month. Dinaanan mo na yan last year. Ngayon, nagpalit lang ng kulay. Nagpalit lang ng pangalan. Pero yan din yun. Amen. Pero, na-overcome mo. So, ibig sabihin, ma-overcome ulit ngayon yan. Amen. Nga lang, kasi because of fear, because of worries, because of doubts, tatakot tayo magtiwala sa Panginoon. Pero, sabi ko nga sa inyo, church, it makes a huge difference pag alam mo, nakasama mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Read your Bible. Read your Bible. Let the Bible testifies na lahat ng naging successful at nagtagumpay dahil alam nila, nakasama nila ang presensya ng Diyos. And so we are. Amen? Goodness represents the love, the care of God to His children, to His people. Mercy represents also love, steadfast love, grace, everything. So meron kang favor ng Lord eh. Alam mo, church, excited akong i-share itong message ito today kasi alam ko naman na sabi nga natin, ano nga bang araw meron na naman bukas? Ano na nga ba na namang araw meron ngayon? Diba? May mga difficult days, meron mga hurting days, distressing days, disappointing days. Pero, alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi in spite, kayang-kaya kanyang pasayahin. Amen? Pinapalitan niya ng joy yung sadness. Amen. Pinapalitan niya ng favor yung mga disappointments. Kaya, church, be excited. Sabi nga natin, your best days are still yet to come. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Amen. Marami pang magandang plano ang Lord para sa'yo. Nga lang, siyempre, balikan natin ang buhay ni Haring David. If you look at his life, well, no one is perfect. Tama. He committed sin. Marami din naman siyang mga flaws. Marami din naman siyang mga pagkukulang. Pero bakit sinabi niya, surely, goodness and mercy follows me all the days of my life? So anong pagkakaiba ni David sa inyo at sa akin? After all, si David is a man after God's own
heart. Di ba? Pag binasa mo ang Bible mo, alam naman natin kung ang naging buhay ni Haring David. Di ba? Pero still kinonsider pa rin siya ng Lord na man after God's own heart. Now, well, I'm not saying that we are condoning sin. I'm not saying that. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, even in your lowest point, even in your darkest moment, church, huwag kang mag-alala. Nakaalalay ang Diyos sa'yo. Amen? Alalay ang Diyos sa'yo. Nga lang, syempre, kaya nga merong mercy ang Panginoon. Ang gusto lang naman, Panginoon, lumapit lang naman tayo sa Kanya, pabalik eh. Diba? And forgiveness is ever available sa Panginoon. Nandiyan naman ang Lord. Hindi naman ang Lord ang lumalayo. Tao ang lumalayo. Amen. Pero alam mo, napakabuti. Talagang every time maalala ko yung goodness and mercy sa buhay ko, sa family ko, even in this church, nakita ko talaga na hindi naman siya, roller coaster ang buhay natin eh. Diba? Hindi naman bed of roses every time eh. Pero kasi nandun yung pagtitiwala. Nandun yung pagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Lord. Church, no matter what David faced sa kanyang buhay, David confidently declared that surely goodness and mercy of God follows him. It will follow us also sa lahat ng panahon ng buhay natin. Hindi lamang sa nakaraan, all the days of our life, hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang today, but even forever. So I hope, church, na with this message na develop again yung confidence natin kay Lord. Meron kang favor ni Lord. It follows you all the time. It follows you all the time. Amen. Amen ba yon? Naniniwala ka ba na meron kang favor kay Lord? Amen. Alam mo, mga anak, ito nga yung sinasabi namin lagi mag-asawa eh. Alam mo, mga anak ha, yung na-experience nyo ngayon na blessing, na favor, yan ay blessing pa lang ng Lord yan sa mga magulang nyo. Meron kayong sariling blessing kay Lord. Amen? Meron kayong sariling pagpapala na nag-iintay sa inyo sa Panginoon. God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi mo man nakikita na merong sumusunod sa iyo lagi, pero in your heart, alam mo, even when you fall, even when you sin, even when you are in difficult days, distressing days, disappointing days, pero sabi ni David, surely, goodness, yung goodness, yun yung love, yun yung care, yung mercy, yung favor, yung grace, steadfast love, yun yung catches you all the time. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Na-develop ba? Na-boost ba yung inyong confidence ngayon kay Lord? Amen? Kasi alam nyo, nakakalungkot, minsan na-overcome na tayo ng mga alalahanin. Diba? Sickness. Kung ikaw man ay may karamdaman, huwag ka mag-alala. Surely, goodness and mercy ng Lord follows you. Amen? The healing of the Lord follows you. Amen? Kung ikaw man ngayon ay nahihirapan, don't worry, goodness of the Lord follows you. The mercy of the Lord follows you. Amen? Hindi dahil sa magaling ka. It's not because of your bright ideas. It's because of God's presence. Amen? It's very important, church, that you always acknowledge the presence of God in your life. Because if God is for me, if God is for us, who can be against us? Amen ba yon? So I hope, church, na encourage ko kayo today. Kasi alam mo, kung araw-araw pagising mo sa umaga, dine-declare mo, surely today, ayan na, that the goodness and mercy of God will follow me all the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord forever. Declare mo araw-araw yan. Surely goodness and mercy follows you. Kaya kahit nasaan ka, yung provision, yung protection, church, yung favor, yung healing, yung success will follow you. Kaya bago tayo magtapos, tingnan ninyo ha, na-experience nyo ba yung pagpasok mo sa restaurant, ikaw lang ang tao, maya-maya puno na, nahawa pa yung restaurant sa surely goodness mo. Amen? Amen ba? Kaya talaga, blessed talaga sila. Pag pinasok mo yung restaurant na yun, blessed sila kasi nandun ka sa loob. Amen? Kausapin mo yung may-ari. Sabihin mo, sir, blessed ka kasi nandirito ako. Ayan o, napupuno na yung restaurant mo. Kasi bakit? Kasi kasama ko si Shirley at saka si Goodness. Amen? Hallelujah. Pero alam nyo, boasting aside, totoo po yun. Be confident. Be confident wherever you go, whatever you do, of course, all for the glory of God. Isipin mo lagi, meron akong goodness ni Lord, meron akong mercy ni Lord, meron akong favor ni Lord. My best days are still yet to come. Amen?